Welcome back to my channel, mga katropa. Ngayon, meron na naman akong isang i-share sa inyo. Ito'y Mazda BT50W L engine. Nagli-leak siya. So, hindi nila matrace kung saan nagli-leak. So, ako yung pina-trace nila. So, ngayon, na-trace ko naman yung leak. Meron ako nakita ng dalawang posibilidad na panggalingan ng leak, mga katropa, isi-share ko lang sa inyo. So, meron siyang water leak na dalawang area na kasi nagbabawas ng tubig to, mga katropa. Every 3 days daw, nagdadagdag siya ng tubig. So, yun nga, dinala rito para ma-check natin kung nasaan yung leaking. So, ayan, maraming salamat nga pala sa sumusuporta sa aking channel, mga katropa. Lalong-lalo na sa mga YouTubers, viewers, tsaka sa mga subscribers. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mga katropa, mag-subscribe na kayo. Hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video, mga katropa. Baka makatulong sa inyo ang aking mga content, mga katropa. So ngayon, papakita ko na sa inyo kung saan yung na-trace kong isang place ng leaking, mga katropa, para magkaroon din kayo ng idea kung sakaling mangyari sa inyo. Kasi ito, lahat naman merong ganito yung sasakyan, mga katropa. So, halika na. So, mga katropa, ito yung isang leaking na nakita ko. Ayan. Kung mapapansin nyo, puro kalawang dyan. Ayan. Mga katropa, yan yung sa heater coil, mga katropa. Meron din siyang leaking sa heater coil. So, yan yung isang pwedeng panggalingan kapag wala kayong makita ng leak sa engine compartment nyo. Diyan nyo tignan kasi nakakonect dyan yung hose. Hindi pa ito nakabypass. So ngayon, ibabypass ko ito, mga katropa, para wala nang pumasok dito. Total, di naman nyo ginagamit yung heater. So, ibabypass ko na lang yan. Yan. Sa heater coil yan. Yung ginagamit naman yung heater coil, pag malamig yung panahon, pwede kang mag switch on ng hangin para warm air yung lumabas sa ano nyo. Kung sobrang lamig. Pero hindi ginagamit dito sa atin yan kasi nga sobrang init. So ayan, ibabypass ko na lang. Doon siya nang gagaling yung isa. Yan yung isang possibility na pwedeng panggalingan, kaya nagbabawas ng tubig, mga katropa. Kung wala kayong makita ng leaking sa engine compartment, yan yung puntahan nyo, mga katropa. So papakita ko pa sa inyo yung isa pang pwedeng panggalingan, mga katropa. Oh, ayun nga, mga katropa, ibabypass ko tong heater hose. So lalagyan lang natin ng rubber plug dito, yung ganito, ito. Kung napapansin nyo, ito yung rubber plug na ilalagay natin. Tatakpan natin dito, tsaka dun sa kabila, mga katropa. Tsaka itong hose na ito, yun. Itong hose na to, punta rin sa dugtungan na yun. Makikita nyo, yun. Yun. Kung makikita nyo yung hose na yan, yun yung tatakpan natin, mga katropa. Ibabypass na natin yung heater coil nya. Kasi meron ako nakitang marking nga ng tubig, mga katropa, na may leaking. So, ibabypass natin. Saka yung isa pang nakita ko, mga katropa. So, siyempre, dinamitan ko ng radiator pressure. Yan. Meron tayo nyan. Yan. Radiator pressure test. So sa radiator nilalagay yan, ganyan. Tapos dudugtong mo, tapos ipapump mo to. So hanggang sa green, hanggang sa 15. Ipapump mo na hanggang 15 yan. Tapos magkakaroon na siya ng pressure. Ngayon, kung meron siyang leaking, lilik talaga yan, mga katropa. So ngayon, napansin ko yung leaking niya, yun dun sa may water pump. Makikita nyo yun, sa may water pump. Yun. May basa-basa pa, mga katropa, yun na. Kung nakikita nyo yun, kung sa mayroong pulley, ayan, sa water pump nanggagaling yan, mga katropa. So, ayan yung
nakita kong leak. Dalawang local na yung tumingin. Hindi nila makita kung nasaan yung leak, mga katropa. So ako yung pinatest. Yun. Nakita ko yung leaking niya sa may. So yan, bumaba na yung pressure. Kanina nasa 15 yan. Ngayon bumaba na. So ayun nga mga katropa, yung leaking niya ay sa may water pump. Ngayon magpapalit tayo ng water pump, mga katropa. Na-requestan ko na. Tapos ibabypass natin yan. Yan, ibabypass natin saka yung sa kabilang hose. Ibabypass natin, gagamitan natin ng rubber plug. Yan, yung rubber plug pang pantakip ng mga katropa sa pag-bypass natin, para hindi niya na, para hindi na pumasok yung tubig dun sa heater coil, kasi meron nga leaking, meron tayo nakitang marking. So ayun, so hintay muna tayo ng, so ngayon mayroon pa siyang pressure. Pag re-release niya naman yung pressure, mga katropa, ayan, ipindutin nyo lang to kung meron kayong pang radiator test. So ayan, so bumaba na 0, tsaka nyo tatanggalin ngayon. Ayan, ganyan lang yan, mga katropa. So lalagyan na natin dito sa ating set. So ngayon, ginagamit ko ito sa pagmabilis na ano, na pagti-checking. Ayan, para lang mabilis yung pagti-checking natin, kaya ginagamit yan. So ayan, kahit anong size, kahit anong ano, meron yan, kahit anong cup. So ayan yung ang radiator test natin. Ayan, gusto nyong bumili, TJG Auto Tools G3720 Universal Radiator Pressure Tester. So ayan, mas mabilis niyong makikita kung saan may leaking. Halimbawa, hanap kayo ng hanap, tapos wala man lang tumutulo, or kung magbawas yung sasakyan nyo ay pakunti-kunti lang nagbabawas, so gamitan nyo ng tester, mas mapabilis yung ano, yung paghahanap ng leaking, mga katropa. So ayun nga, papalit tayo ng water pump. Hintayin lang natin dumating yung water pump, mga katropa. A few moments later. So yan, mga katropa, tatanggalin ko muna yung water pump para pagdating ng bago, kakabit na lang natin. Tatanggal ng water pump, mga katropa. Ito na, lost thread na to. Palitan natin yan mamaya. Release natin itong alternator. Release alternator. Tanggal ng fan. Tanggal ng pulley. So ito na yung water pump, mga katropa. So ayan, kanya may marking pa siya, basa pa. So ibig sabihin, yan siya nagli-leak. Sa every 3 days niya nagdadagdag siya ng tubig. Hindi pa masyadong malakas, mga katropa, pero nagli-leak na. Kasi kung malakas yan, tuloy-tuloy na yung labas ng tubig. Pero
Sabi niya nga, every 3 days yung dog. Ibig sabihin, paano-ano pa lang. Patak-patak pa lang yung labas niya. Kapag may pressure, saka siya lumalabas, mga katropa. So, yun. Ayan, pwede natin ng water pump. WL engine. Ganun lang kasimple magpalit ng water pump, mga katropa. Ano pa nung original gasket plate. Pero pagka yung gasket dumating ay parang bilamoid lang, hindi ko ilalagay. Ito yung ilalagay ko, lalagyan ko lang ng silicone, mga katropa. Kasi mas maganda to kaysa ron sa bilamoid. So habang inihintay natin, mga katropa, ibabypass ko na yung ano. Ito na, hinugot ko na nga, lalagyan ko na lang ng takip. Lalagyan ko lang ng takip. Kunin ko lang itong clip. Linisin natin. Ito natin ang silikon ng patropa. So ayan, mga katropa, naka-bypass na yung kabila, nagawa ko na yun, mga katropa. Ganyan din yung ginawa ko, mga katropa. So ngayon, hintay na lang natin yung water pump para makikabit at maobserbahan na natin, mga katropa. So ayan. A few moments later. So ito, mga katropa, dumating na yung water pump natin. So ngayon, lalagyan muna natin itong naka-separate kasi. Lagyan muna natin yung stud niya. So ito yung gasket niya. Ang pangit ng gasket niya. So babalik ko yung original gasket, mga katropa. GMP yung water pump natin. Pwede siyang gamitin ng vice grip, huwag lang ma-damage yung thread sa bandang itaas.
Laser cut. Ilalagay natin ng manipis na sealant, mga katropa. Maglalagay kayo ng sealant, huwag nyo papakapal, mga katropa, para hindi parang bakit ko nilalagay ng sealant, mga katropa? Kasi nga nagamit tayo ng old gasket, mga katropa, kaya ako nilalagay ng sealant dyan. Pero kung bago itong place, hindi ko lalagay ng sealant dyan, mga katropa. So saka natin lalagay itong bagong yung gasket na. Lagyan din sa kabila kasi nga dito ko lalagyan yung sa water pump. Hindi ko siya ng manipis. So ngayon lalagyan na natin, mga katropa, may gasket na. Yan, kumpleto na, mga katropa. Ngayon lalagyan muna natin ng tubig. So ngayon i-start na natin. So ayan, mga katropa, kumandar na. So obserbahan na lang ng customer yan. So obserbahan ko lang saglit, tapos pa-obserbahan ko na sa customer yan, mga katropa. Ayan, mga katropa, tapos na yung isang project natin na may leaking.
sa water pump. Sa water pump ko na-detect yung leaking na nagbabawas siya ng tubig. Mga 3 days daw nag-a-add siya ng tubig. So sa water pump ko na-detect yung leaking. Tsaka sa may heater coil. Yun, yun nga. Binypass ko na yung heater coil niya. So hindi niya na kailangan gamitin yung heater coil niya ngayon. Nakabypass na. So yung water pump, yun may leaking din. Kaya nagbalik na tayo ng water pump mga katropa. Yun lang naman yung mga posibleng panggalingan tsaka sa mga hoses. So sa mga hoses wala naman ako nakita mga katropa. So kaya magpunta tayo sa pinaka ano niya, sa pinaka heart ng sasakyan sa cooling system, ay yung water pump mga katropa. So yun, doon ko nga nakita. So ayan, sana mga katropa nakakuha kayong idea sa content na to mga katropa, about sa pagbabawas ng tubig nyo after a day, 2 day, 3 day, or 5 day, tas dagdag na naman kayo, tas gamitin nyo na naman, nagbabawas na naman mga katropa. So meron siyang leaking pag ganun mga katropa, yung mga patak-patak lang yung mga leaking niya mga katropa, hindi pa siya totally sirang-sira, kaya mabagal magbawas mga katropa. Pero kung sirang-sira na yan, isang araw lang, bawas na kagad yan mga katropa. So ayan, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking channel mga katropa, lang lalo na kayo sa YouTubers, subscriber, viewers. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa aking maliit na channel mga katropa. Sa mga hindi pa nakapagsubscribe, magsubscribe na kayo mga katropa, at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Baka makakuha kayo ng idea or ma-encounter nyo someday mga katropa yung mga na-encounter ko mga katropa, kaya ako sinishare sa inyo. Ayan mga katropa, maraming maraming salamat ulit mga katropa. Hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye, thank you for watching mga katropa, see you my next video.